Magandang araw sa lahat. The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, through the different Eagles Club in Antipolo City, province of Rizal, the Limbas Eagles Club is back with you to render public service in the field of law. We will be discussing the topic about whether the parents are obliged under the law to give inheritance to their children, or are the parents duty bound to accumulate wealth to be given to their children as inheritance. Tungkulin ba ng mga magulang habang buhay pa sila na mag-acquire ng maraming properties para ipamana sa kanilang mga anak? If that question would be answered literally, the answer is that you cannot find any provisions in the Civil Code of the Philippines which expressly says that it is the obligation of the parents to acquire properties for the inheritance, to be given as inheritance to their children. Wala. Walang makikitang ganon. Wala. But if you will, among law students, lawyers, who studied the law very well, of course, lawyers, law students will note that there is an implied obligation on the part of the parents to give inheritance to their children. Pero hindi naman yung nagsasabi na mag-acquire sila ng property, mag-ipon sila ng property para ipa-inherit, ipamana sa mga anak. Hindi. But what the law provides is that the parents' property, there is a portion of the property of the parents to be inherited by the children, and that portion of the property in fact cannot be disposed of by the parents to anybody except to the children. This is the so-called legitim under the civil code. Pag sinabing legitim, ito yung tinatawag na the reserve portion. This property is reserved, intended for the inheritance of the children. Merong legitim dyan na hindi po pwedeng ipamigay ng mga magulang to any other individuals, kasi naka-reserve yun sa mga compulsory heirs, ang tinatawag dito legitim. Kaya impliedly, that particular portion of the property, the parents are obliged to give it to their children. Pero pwede namang ibinta nila during their lifetime. The parents can sell the property during their lifetime. Binta nila, pwede. Lahat. Pero they cannot donate it to anybody. That's so-called legitimate, because this portion of the property is reserved for their children. Ulitin ko, yung tinatawag na legitimate. So kung sagutin natin yung tanong, obligasyon ba ng mga parents habang buhay pa na mag-acquire ng property para maging ipamana sa mga anak? Ay, hindi naman. But once they acquired property, the parents are now obliged to reserve a portion for their children, the so-called legitim. They cannot donate that to anybody because they are already reserved for their children. Kaya lang, pwede namang ibinta. Kahit lahat po pwede. Bakit? May kapalit kasing pera. Kaya po pwede. Yun yung tinatawag na legitim, the reserved portion. Pero yung mga free portion naman, ipo pwede namang
idodonate. Kaya sa batas nga sa Family Code of the Philippines, including the Civil Code, magkaiba ang share ng mga tinatawag na compulsory heirs na sa kanila yan, na reserved. At sa mga anak naman, sa mga heirs, magkaiba ang share ng legitimate saka illegitimate. Ang share ng illegitimate children is only one half of the share of the legitimate. Halimbawa, ang share ng legitimate ay 50 million. 50 million ang worth ng share ng legitimate. Ang illegitimate dyan ay kalahati lang or 25 million. Okay, so, pero yung free portion na tinutukoy, in other words, so long as the legitimate of the compulsory heirs are already satisfied, meron namang naka-reserve para sa kanila, then the free portion can be donated, can be given by whom? By the parents to anybody. Pwede nilang i-donate yan. Okay, so yun yung tinatawag na free portion. Ang legitimate, yung reserved portion. So, impliedly, once the parents already acquired properties during their lifetime, impliedly lang, meron silang tungkulin na i-reserve yun para sa mga anak. Hindi nila pwedeng ipamahagi, ipamimigay. Pero ulitin ko, it can be sold naman. Ang rason, eh, ba't binenta lahat ng property, di wala nang para sa anak? Ibininta ang sinasabi. So merong kapalit, yung perang napagbintahan doon, the proceeds of the sale, merong share ang mga anak. Nandoon yung tinatawag na legitimate, yung reserved portion. Eh, kaya lang, pera yun, nauubos din. Eh, paminamili, pinamili, kung ano-ano pa lang. Kung ano mga bagay ang pinamimili, mga sasakyan, etc. So meron. Okay, so this is another public service ng the Fraternal Order of Eagles through the Limbas Eagles Club. Marami ito sa Antipolo City, sa lalawigan ng Rizal. But sa kasalukuyan, ay ngayon ay wala ako doon sa lalawigan ng Rizal. Ay ko'y nandirito sa ngayon, sa airport pa lang ako, sa airport ng Alen, ng Butuan City. Itong Butuan City ay dito, ito banda ng Agusan del Norte. Ko'y namamasyal-masyal dito. Papunta ng my home province, Surigao del Sur. Dito sa Mindanao, ito dito sa Butuan City. Maraming mga Eagles Club dito. Doon sa tapat ko nga, meron doon waiting shed. Ang gandang waiting shed that donated by the Fraternal Order of Eagles. Isang club dito sa Butuan City. Now, if you love to share what you have to the Filipinos or countrymen, then you are free to join the Fraternal Order of Eagles. Right? So, maraming salamat. So, salamat sa pagtangkilik dito sa the Fraternal Order of Eagles YouTube channel, Limbas Law Corner. Maraming salamat.